Sa ating lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. At ganun din, magandang umaga, Mindanao. Araw ng Lunes ngayon sa buwan ng September. September 19, 2022. Good morning, good morning. Good morning sa aking kaibigan, Bossing Alexander Vera, watching. Good morning, bro Jojo, isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong pamilya. Alexander Vera ho, Alexander Boone. Good morning, good morning. Jojo Sibial po ang inyong lingkod sa umagang ito. Samahan niyo ako sa isang oras kong balatuntunan, Bulika News Online. Dito naman ko sa aking Facebook Live at live streaming. At mula ho sa aking mga kasamahan sa Hulika News team. Magandang umaga ho sa inyo. Sa aking kasamahan, Alvin Bossing, Alvin Umandam Taata, watching. Ma'am Jocelyn Bigueras, watching. Magandang umaga po sa inyo. Diyos Marayna Aldo, mga Bigulanos. Maayong buntag. Maayong buntag, Bisaya sa Mindanao. Marayna Aldo po, Sir Jojo, ganun din ho sa inyo. At paki-subscribe lamang ho ng aking YouTube channel ho. Noong Sabado ho, wala ho tayong bula ho. Hindi natin ang bula ho ito eh. Busy-busy ho tayo. Doon po sa ating programa. Ngayon ho, bubunot ho tayo ng isang winner ho ngayon ha. Bubunot ho tayo sa ating pong libreng load. 500 kapesos ho yan. True Gcas ho ha. Ang gawin lamang ho ninyo, i-subscribe ninyo ang aking YouTube channel. Hulika Broadcast Media. Subscribe ninyo. Pakipindot lamang, subscribe. Tapos ho, panoorin ho ninyo ang aking mga videos. Kahit isang video lamang ho, panoorin ho ninyo. Pagkatapos, i-share ho ninyo. Ganun lamang ho, maraming salamat sa inyo. Noong Webes ho, nandun ho tayo sa Manila Police District. Maraming salamat po. At nandun po ako noong Webes ho, halos pagkahapon ako roon. Thank you so much so sa Public Information Office ng Manila Police District. Lalo na po kay Sarhinto Yumol. Maraming salamat sa iyo, Sarhinto Yumol at kay Sarhinto Asko. Marami po kaming napag-usapan. Thank you so much so sa inyo. Mabuhay kayo. At ganoon din ho sa grupo ho ng Manila Police District Press Corps. Good morning sa kanila pong Pangulo, Presidente. Ed Gumban, magandang umaga ho sa inyo, Pangulong Ed Gumban ng MPD Press Corps. At magandang umaga din ho sa lahat hong mga kasamahan ko dito ho sa Metro Manila, sa ating mga kasamahan. Grabe ho, kanina ho, paalis na ho sana ako. Dahil meron akong puntahan.
Oh, biglang bumuhos ang ulan. Oh, napakatindi ho. Ah, kaya ko ho'y sumilong muna. No? Oh. At ito na ho tayo ngayon. Tayo ho'y magkasakasama sa isang oras na palantutunan. Mag-ingat po tayong lahat, mga biyahiros. Oh, ha? Magdala ho kayo ng mga payong ho ninyo. Ha? Pag lumabas ho kayo. Magdala ho kayo ng inyong mga ring gear o ring coat o iba pa hong payong. O pa, ha? Pang sapin ho, o pang panguntra o ha? Sa ulan. Sa magang ito, pag-usapan ho natin na nasa isang dangdayuhan at Pilipinong tauhan ng isang pogo company na inaabuso, sinaktan, dinukot, ha? 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 Dinukot at pinangakuan ng mga magagandang pangako. Nagtataka lamang ako, mayroon po akong isang idol na senador dyan, pero tahimik ko siya pagdating mo sa isyu ng pugo. Bakit kaya tahimik ko ito? Oy, paki-like, follow and share lamang. Like, please like, follow and share ng aking pong Facebook page, Holika News Online. Nakakamiss din ho pala. Dalawang araw ho akong wala sa area. Ho. Hindi ko kayo nakasama. Ho, nakakamiss din ho. Kaya sabi ko sa aking mga kasamahan, kahit na lang sana ang lumabas upang maglibot ho, ho sa iba't ibang mga presinto. Ho, mag-ikot ho kayo para ho natin malaman po ang ganda-ganda ho ng ang ganda-ganda ho ng mga suggestion nyo ng mga senador natin. Ho, kung si Pangulong Bongbong Marcos ay busy ho ngayon dahil alam ko nasa Amerika na ho siya, ho, eh pabayaan natin yun dahil umatin ho sa United Nations General Assembly ho yun. Total, meron naman hong mga katauhan siya na pwede hong may pagpatuloy ho ang kanya pong dapat gawin dito sa ating bansa. Isipin ho ninyo, pogo. Puro pogo related case ho ang problema ngayon. Pogo! Pogo! Oh, sa bansang China po ang pogo. Abay, hindi na... alam mo ninyo bakit ho nagsipuntahan ang mga inchik rito sa bansa natin? Dahil tayo bukas sa sugal. bukas tayo dito para sa pogo. Philippine Offshore Gaming. Pogo. Nabuti na lamang ho, may mga ilang senador ho na medyo pumalag na. Totoo lamang ho, sabi nga ho nila, malaki daw ang kinita. Parang sa online sabong. O sayang daw ho, pagka inalis, malaki ho kinikita ng gobyerno. Bakit? Nung wala pa yung online sabong, ngayon wala ng online sabong. Ngayon, kung sakaling alisin ang pogo, ano bang kabawasan ho yan? Kung sakala ng ekonomiya, pwede siguro. Pero dahil po dito sa mga nagkalat, na mga paghahasik ho nila ng kanila mga katarantaduhan, apektado ho tayong mga Pilipino. Magandang umaga ho kay Ma'am Fee Umilikan. Good morning, press. Ganon din ho sa inyo. Maraming salamat. Salamat ho kay Ma'am Fee Umilikan. No? Yung winner na rin ho. Nanalo na rin ho yan sa ating pong, ano ba tawag dito? Sa ating pong paraffle ho. Weekly raffle. Dapat nung Sabado ho ito eh. Nakalimutan ko ho. Pasensya na ho ha. Pasensya na ho ha. Mamaya bubunot ho tayo. Paalala ho ninyo. Pogo. Ha? Biruin ho ninyo sa bansang China. Oh, hindi ho sila makaporma. Hindi ho nila magawa ang kanilang dapat gawin. Tapos ngayon, pupunta rito. Kulang sa mga papeles. Oh, hindi ngayon alam, hindi ngayon masabi kung sino po yung mga incheck na pumunta rito para ho maging empleyado ng pogo. At ang tanong dito, sino po ba mga may-ari nitong pogo rito? Ang alam ko po sa Bulacan, may mga farm ho ng pogo. Masarap po yun eh, pogo, pritong pogo, o kinakain nilagang pogo, mayroon ho sa Bulacan, maging dito sa amin. Pero itong pogo na ito na pinag-usapan natin, ito po yung mga inchik, mga Chinese na nagtatrabaho sa pogo. Good morning po sa akin pong Uncle Alfredo Bo, ng Barangay Bungabong, Bungabon, Tabaco City, Albay. Ito ho, nung kahapon at maging ngayon ho, ibinalita ho sa ating pong mga balitaan. Ho, ito ho problema ho ng pagkukulang ng supply daw ho. Ho, dyan ho sa
Bagyo, maging sa Binggit ho, maging dito sa Balintawak Market sa Quezon City ho, ang mga produkto ho nga repolyo at iba pa. Nagkulang na raho sa supply dahil daw po sa mga nagdaang bagyo at nagdaang habagat. Yun po ang sabi ho sa mga tagapagbalita. Pero samantalang noon ho, halos tagtarin na lamang ho nung isa hong magre-repolyo dyan ho sa Binggit ho dahil hindi na ho mabili ang kanya pong repolyo. Tapos ngayon, sasabihin nila kulang tayo sa supply. Mabuti na lamang ho sa namamaos na tayo kapag parang parawagan natin sa Department of Agriculture. Parang parawagan ho natin sa Department of Agriculture. Na sana tutukan nila ng gusto ang problema ho ng mga farmers natin ang ating mga magsasaka dito sa bansang Pilipinas. Ito, magandang umaga din ho sa aking pong kaibigan, ha, Sir sa Rescue Saro. Sabi niya, God bless tol, Jojo, more power. Thank you so much ho sa Sir Bobby Ortiga. Magandang morning ho sa inyo. Ayon ho sa Department of Agriculture ho, gumagawa daw sila ng mga hakbangin para ho matulungan ang mga magsasaka na hindi may benta ang kanilang mga ani. Mabuti naman ho, ganyan ang sinasabi ho ninyo. Baka tinablan na rin ho kayo ng hiya. Dahil yung mga nagdaang araw, nagdaang linggo, sinasabi ho ninyo na bakit kayo dyan sa Batanes ay nagtatanim ng bawang, Sana iba na lang daw ang tinatanim nila ng mga taga Batanes at maging sa Mindoro, ang mga bawang ho ron, ang aning bawang ho nila hindi na rin ho maibenta. Mabuti na lamang ho, tinablan ho ang Department of Agriculture dito po sa ating mga panawagan. Ito ho, sabi ho nila, ay gumagawa naman daw sila ng hakbang na para ho tulungan ang ating pong mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto. Ayun naman pala eh, pwede naman palang tumulong. Bakit pa naman eh, pinapahirapan pa ninyo ang ating mga kababayang magsasaka? Hindi na ninyo alam, ulan araw, init, ulan, ganun kahirap ho ang ating mga kababayang magsasaka. Tapos, sisihin natin sila, hindi natin sila tulungan. Mabuti na lamang ho, tinablan kayo ng iya. At ito na nga ho, tutulungan daw nila, mayroon ho silang ginagawang hakbang. Mabuti naman ho, dahil nakakahiya ho talaga, kababayan ho natin, hindi natin matulungan. Pero yung mga imported products, parang angkat natin sa ibang bansa. Ika nga, sabi nila, let's buy Filipino, let's think Filipino, let's buy Filipino. Ibig sabihin ho, mag-isip tayo mga Pilipino. Gamitin natin ang ating isip. Bilhin natin ang sariling atin. Kumbaga mahalin natin ang sariling atin. Pero anong ginawa ho natin? Mas minahal pa natin ang mga produkto galing sa ibang bansa. Sabi ng aking uncle ho, na dyan ho sa barangay Bungabon, Tabaco City, Albay. Sabi niya, Marhay, naal daw Jo. Salamat Uncle Alfredo Bo. At sa lahat ng mga Bo family sa malilipot ho sa Bakakay, sa mga isla ho, mga kamag-anak Urian, mga Bo family ho, maging dito sa Metro Manila at Karating Provincia. Diyos maray na aldaw, tabi sa Indugamos. Okay, ang ating oras ho sa umagang ito, alas 10:14 ng umaga ho, time check ho tayo, ang hatid po sa inyo, ng HealthMed Specialist ho, dyan ho sa 3C Mar 3 City, Cavite. Hanapin lamang ho, si Bossing Joven Gloria Mahilio. Dyan ho sa nangyaring brown out ho sa NAIA Terminal 3. Noong Biyernes ho, abay ang DOT, Department of Transportation, humingi ho ng paumanhin. Wala ho tayong magawa ho eh. May problema ho ngayon sa ating pong sa issue ho natin ng ating pong kuryente. Kaya kayo dito DOTR, naintindihan ko po yan. Dapat ho ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission, yung pong mga grid ho natin at iba pa ho, mga government-owned corporation, yung ating pong mga kooperatiba na mga kuryente ho riyan sa iba't ibang mga probinsya, bagi ho dito sa Maynila, itong Meralco. Kung natatandaan ho ninyo si Congressman Dan Fernandez ho ng Laguna, kanya hong binusisi itong isyo ho na wala pa lang pambihirang buhay talaga. Ang pakaganda ho, panoorin ho ninyo,
kakaiba ho talaga. Ha? Si Congressman Dan Fernandez ho ng Laguna. Mabuti na lamang ho, may mga katulad ho nila. Oh, ang dami ho congressman, ang dami pong senador. Oh, ilan lamang po ang epektibo oh, na kumukontra ho at sinusuportahan ang boses ho ng mga nasa laylayan na mga masang Pilipino. Hindi ho katulad sa iba. Oh, congressman. Oh, oh, ah, wala ho ibang pinag-aalala. Ay, masintabi na kayo kung sino man kayo. Ay, alangan mo, pangalanan ko pa kayo. Ha? Salamat po sa mga congressman na may mga puso. Salamat po sa mga congressman na magagaling ho. Ha? Nakikita, nalalaman ho nila ang mga anomalya, mga problema sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Paano na lamang kung wala ho sila? Sino na lamang ang ating bosses ho para sa masa? Meron naman dati ho, si Irap Estrada. Ah, Irap para sa mahirap. Irap para sa masa. Irap na lang, wala nang masa. Dahil napapasama pa. Okay. Okay, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, ha. Yun ang problema ho dyan sa NAIA Terminal 3 ho, Ninoy Aquino International Airport ho, Terminal 3. Anong Biyernes ho, nasa 7 oras ho ang brown out, matindi ho. Permisyo ho, ho. Kaya minsan ho, ang kanila naman na, ang kanila naman apila ho, ay gawin na hong privado ang airport. Diyos ko po, Panginoon. Wala na ba talaga tayong ibang solusyon na gawin hong privado ang mga negosyo na para sa gobyerno? Tapos sasabihin nila, bawiin yan pag naupo si Marcos, si Pangulong Marcos. Bawiin, eh, gusto nga ninyo, maging privado ho eh. Para daw maging magandang serbisyo. Bakit pa hindi kayo bumili ng generator? Para ho kayo pagdating ng runout, hindi kayo mahirapan. Bumili ka ng generator na 20... Kasi laki ho ng barko. Ha? Kasi laki ng barko. Ha? Gumastos ho kayo. Para ho hindi tayo makaranas ng ganito sa bagay, ho, bihira lang naman ho ang burnout. Ha? Eh, okay lang ho yan. Ha? Kaya Department of Transportation, no need to apologize. Ha? Kasama po talaga sa buhay natin, ang minsan ho ay magkakamali. At may pagkukulang. Ang importante ho, huwag naman araw-araw, dahil sasamaan loob ng ating mga kababayan. Malaki po ang tiwala, halos nasa 46% ho ng ating mga kababayan na kasama na ako roon na naniniwala na magbabago ang kanilang buhay sa loob ng 12 buwan. O, isang taon ho, magbago na ho ang buhay ng mga Pilipino sa pamumuno ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yan po ang paniniwala ho ng mga tao. At doon naman po sa aking mga kaibigan from Mindanao, Davao, higit sa lahat, sila ho'y nag-send sa akin ng mensahe na darating ang araw maging 20 pesos na lamang ho ang bigas. Harinawa ho, ipagdasal ko ho yan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Harinawa ho, huwag naman ho 20 pesos pero may amoy. Ah, di bali na ako ho, totoo lamang, umabot lamang ho ng 30 ang bigas. Sabi, malaki yung bonus na ho sa akin yan. Araw-araw ho, magsisigaw ako rito. Ah, Pangulong Bongbong Marcos Jr., salamat. Pangulong Bongbong Marcos Jr., salamat. Kahit hindi na umabot ho sa 20 pesos ang bawat kilo, okay na ho ako doon, kahit 30. Basta walang amoy. Ah, wag yung bigas ho ng NFA. Ah, wag ho 'yon, ha. Yung pong bigas ho na bagong ani, ha? Ha? Kaya pag nangyari ho 'yon, 30 pesos ang bawat kilo ng bigas, araw-araw ho sasabihin ko po, maraming salamat Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bonus na yun eh. Bonus na sa akin yun, yung 30 pesos. Kasi 50, halos yung kilo ng bigas mo ngayon. Ha, 50 ho, at pataas pang iba. Ang iba naman eh, may kunting bawas sa konti ha. Okay, magandang morning din ho. Maulan na morning ho, dyan ho sa probinsya ng Cavite. Si Sir Adrian Estrabilia. Idol, pa-shoutout naman po sa mga congressman na mag-akda ng batas para sa mga hacker na may ngipin na sasawata sa mga malulukong hackers na
na may makulong. Yan ang sinabi ho ni Bossing Adrian Estrabilla, isa ho nitong vlogger ho, ha? Sa kanyang Facebook Live. Gabi-gabi ho yan, may programa ho yan si Adrian Estrabilla. At siya po yan, nagpapa-shoutout ho sa mga mambabatas congressman, ha, na gagawa ho ng batas para sa mga hacker, ha, na dapat magkaroon ng ngipin. At ang kapatid naman ho ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Irene Marcos Araneta, si Madam Irene Marcos Araneta, siya ho magsisilbi ho, siya ho magsisilbi kinatawan ng ating Pangulo sa state funeral ni Queen Elizabeth Bisigan ho, ayon ho sa Malacanang. Ito yung queen ho, o ito ho yung isa ho sa mga mataas na katungkulan ho sa ating mundo, na bukod tangi napakahaba ho ng kanya pong termino. Marami po ang nagluksa at minahal po ng taong bayan, hindi lamang ho sa bansang England o sa Great Britain, hindi ho sa buong mundo. Oh, lahat ho ng mga pangulo, mga mataas na opisyal, mga ho mga ordinaryong mamamayan, they are paying tribute ho, sa pagkawala ho ng ating pong minamahal na Queen Elizabeth II, no, ha. Magaling ho ito eh, makamasa, mahal niya ho ang mga makabataan. Ha? Ganun ho, magaling itong si Queen Elizabeth II. Mula ho sa programang Hulikan News Online, sa aking pong mga kasamahan, Hulikan News Team, ha? Condolence to the family of Queen Elizabeth II. Ah, talaga ho nga, telecommuting loho, batas ho yan para pumayag o pumapayag sa pagtrabaho sa bahay, pinalawig ho ng Department of Labor and Employment. Kaya yung mga may work from home ho, tuloy-tuloy lamang ho kayo, mag-ingat kayo at napakapala doon ninyo dahil pinapalawig ho ng Department of Labor and Employment o ng DOLE ang batas na yan. Kung kinakailangan mo sa bahay lamang ho kayo magtrabaho, walang problema, okay lamang ho yan. Basta importante ho, ay magmalasakit ho kayo sa inyong pong kumpanyang pinapasukan. Ma'am Sia Paura, good morning ho sa inyo. Ah, Ma'am Sia Paura ho, aking pong makasama na parents ho, dyan ho sa Santa Cateria Elementary School, Caloocan City. Hoy, 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 si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nasa Amerika ho, para dumalo sa United Nations General Assembly. At ito ho ang inabangan ng lahat, lalo na po yung mga tumatakbo at nais hong huwag nang matuloy. Ang mga nasa pwesto ngayon, tuwang-tuwa ho sila, huwag na ho matuloy ang eleksyon, yun ang gusto ho nila. Pero doon naman ho sa mga nag-aspire o mga gustong tumakbo para maupo sa iba't ibang mga pwesto dyan ho sa barangay election at sanggunian kabataan election ho. Abay, ito na ho, ito na ho, ito na ho, balitang mainit ngayon. Ayan ho, ayan ho, ngayong araw na ito. Sisimulan na ngayong araw ho ang pag-imprinta ho. Pag-iimprinta ng mga baluta para sa barangay at sanggunian kabataan eleksyon sa December. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan
diyan na ho, simula na ho ang pag-imprenta ho ng mga baluta ho para ho sa barangay at sa kunyang eleksyon sa December ho. Kaya ho, antabayanan ho ninyo yan ha, dun sa mga umaasa na walang eleksyon. Tuloy ho, kasi ho, mag-iimprinta na ho sila. At, di ba nahiya ang mga congressman, senador ho dyan? Na bakit ho nila ipatigil o ipostpone ang eleksyon? Ano ang pinaka-basic na dahilan kung bakit kailangan ipostpone ang eleksyon? Ano ang dahilan? Makakatipid ba tayo o mas lalo pa tayong gumastos? O mas lalo pa tayong gagastos na mas malaking halaga? Kaya Pangulong Bongbong Marcos Jr., go, go, go sa barangay eleksyon ngayong December. At magihong eleksyon ng sanggunyang kabataan. Hala, sige, imprinta na ng baluta. Isipin ho ninyo, kapag na-postpone ho yan, abay, ang sarap-sarap ng buhay ng mga nakaupo ngayon. Yung mga kurap, patuloy mangungurap. At yung mga matitino, patuloy ho sa kanilang katinuan. Kaya ho, mga kababayan ko, mga kapatid, kapuso at kapamilya, pulsuhan ninyo. Kayo ho ba'y natutuwa na matuloy ang eleksyon ngayong December ho para sa eleksyong sangguniang kabataan at barangay eleksyon? O ano po ba ang inyong mga pulso? Gusto ba ninyo o wag na muna, i-postpone muna natin? Sabi po ng isa po nating kaibigan, yung mga kawatan ng money ay gusto nilang i-postpone. Bakit? Meron bang kawatan ng money? Ha? Meron ba? Kayo naman o, Diyos ko po, wala na yung SAP eh. Tapos na yon. Hayaan na natin yon. Ibaon na lamang ho natin sa limot. At yung mga nakaupo ho nung panahon ng termino ni Pangulong Digong ho, ay wala na ho sa pwesto. Nagsilayasan na ho. Bago na ngayon ang ating pong DILG Secretary at kanya pong mga Undersecretary at iba pang mga officials. Kaya wala na ho tayong hahabulin pa. Ando na ho sila, parelax-relax, pakuya-kuya-kuy na. Marami ang nabuking, pero ilan lamang ho ang nakasuhan? May nakulong ba? Wala. Kung mayroon man, malas mo, Noy. Malas mo, Manoy, Manay. Naka po, karma, hindi uso ho yan, sabi po ng isa kong kaibigan. Dahil kung ang karma ay totoo, marami na ho sana kinarma. Hoy, ako po'y manawagan sa Philippine National Police ha, lalo na ho kay Director General ho, PNP Chief Rodolfo Asorin Jr. Ah, sir, magandang umaga ho sa inyo. Pagtingin ho ninyo ang mga checkpoint ho, dyan ho sa probinsya ng Rizal. Ay, kahap, nagabi ho, meron hong tumawag sa akin. Yung dating wanted ho, paikot-ikot ho sa Rizal. Kayo na ho umalam. Huwag na ho akong magsabi. Ha? Ipapaparating ko lamang ho sa inyo. Para naman ho kayo magtatrabaho. Ha? Parang unfair naman ho. Alamin ho ninyo kung sino itong aking sinasabi. Kasi tawagan ho ninyo ako. Ha? Tawagan ninyo ako. At aking pong sasabihin sa inyo kung sino pong aking tinutukoy. Huwag na natin banggitin sa inyo. Bahala na ho kayo. Magtrabaho kayo. Sabi ko nga sa inyo, paigtingin ninyo ang mga checkpoint. Abay, ako nga ho, pag dumaan sa checkpoint ho, nagpapa-checkpoint ho ako eh. Pinapakita ko ang aking pong mga requisitos, ang aking pong mga dokumento. Ito, sabi ho ni Bossing Adrian Estrabilia, sabi niya po, dapat tuloy po nang makapili ang taong bayan, hindi ang congressman ang mamili para bayan nga kurakot yan. Paano gawin natin, Bossing Adrian Estrabilia, sir? Eh gusto po ng mga mababatas magbalik ho na kanila pong utang na loob dun po sa mga kapitan, kagawad at iba pa. Magandang umaga po sa aking kasamahan si Sir Randy. Sir Randy ho ng Tagaytay City. Siya po si Dryan. Kaya, teka lamang ha.
Dryan Cayana ho, ha? Magandang morning ho sa inyo, maulan na morning ho dito sa amin, sa Manila ho, Metro Manila, sa National Capital Region. Lalo na po dito sa Caloocan City, ha? Sir Randy, good morning ho sa inyo. Kumusta po ang Tagaytay City, Sir Randy? Ha? Malamig ba? Sabi naman po ng aking uncle Alfredo Bo, ha? Dyan ho sa Barangay Bungabon, ha? Tabaco City, Albay. Ha? Sabi ho niya, ah, tama ka, Jo. Pag na-postpone naman ang barangay eleksyon, marami naman ang matutuwang barangay official ang matutuwa. Oh? Kita ho ninyo? Kaya ho, mga kababayan ko, paki-comment na lamang or ano po ang inyong mga suggestion. Huwag ho kayo mag-alala. Kung kinakailangan di ko basahin ang inyong pangalan, okay lang po. Mag-comment lamang ho kayo. Kayo ba'y pabor na i-postpone ang barangay eleksyon? O kayo ba'y pabor na ituloy ang barangay eleksyon? Kawawa naman si Congressman at si Senador. Nangako ho sila eh. Nangako ho sila. Tama ba si Vice President Secretary ng Department of Education, Sara Duterte, pabor din na i-postpone? Tama ho ba? O, nung Jose nagsalita ho, nagsisigawan yung mga kapitan, mga kagawad. Thank you, Vice President Sara. Iba ka talaga. Gano'n pa yung ano, mga kaygoy kulukoy. Huwag tumawo sila. Ito, sabi naman noon ni Sir Dryan Cayana, maraming salamat, Sir Randy Anakay. Ha? Randy Anakay pala. Binabaliktad ni Sir Randy. Ha? Kaya pasensya na po, hindi ko mabasa yung Anakay pala. Okay? Kaya yung Dryan, oh, medyo nakuha-kuha ko ng konti. Randy. Ha? Randy Anakay, okay naman po siya. Salamat po na maraming ingat ko kayo dyan. Ate, okay. Ha? Ang ating pong kasama na si July Pudok. Good morning, kasamang maulan. Na morning, kasamang July Pudok. Yes, oo, maulan. Isa maulan na talaga na marami nagkakasakit niyo na kasamang doon. Isa pa yung aming anak nagkasakit niyo. Ako'y pupili na kanina ng doon. Dahil nasa isipunan nila nagtataraga ganyan. At ayan ay kasama sa ating kalikasan, magulan at yung bagyo at ano man na dumarating sa atin. Pag-iis sa buhay, nagmulan sa buhay natin ang problema. So ayun na, kaya nakahalos na usapin pa rito ang pag-approve ng SDMA sa pagdaan sa pamasahin. At halos nangangamba ang ating mga kababayan, lalo na mga estudyante, yung papasok na tama-tama ng kanilang sweldo at alaman. Ay, para silang nalulungkot kung tataas pa ito. Pwede lang pribado lang silang hindi. Parang yun, ano, eh, Jojo. Okay. Ay, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Kaya, iba naman sa layon, yung hindi sa layon. Pero mas marami yung hindi sa layon. Eh, siyempre, sa ilog ng buhay, ay, parang yung bayan lang ng bahay, ilaw, tubig, ay tuloy-tuloy yung talagang kasipun pa ng buhay. Dahil sa paghahanap ng pera. So, yun nga, Apo, permitrix. Kundi ang gawin na lang natin ay talagang sakripisyo
Salamat ng marami kasamang July Pudok ho. Thank you so much. Okay, kasamang July Pudok. Okay, sabi naman ho ni Ma'am Jocelyn Migueras, ho, pabor po kami na ituloy an election po, sir. O, pabor ho siya na ituloy ang election. Sabi naman po ni CPL July, ang aking igagaw, morning gaw, good morning din sa iyo gaw, ingat kayo gaw ha, sa inyong biyaya. Sabi naman ho ni Sir Adrian Estrabilla, sabi niya mali po dahil nakatakda ang eleksyon, dapat ipatupad, tama po na ituloy ang eleksyon, tayo mga congressman, gumawa tayo ng batas na para sa mga hackers ang sikasuhin, hindi ang nakatakdang babaguhin ng matagal ng nakatakda. Oh, marami ho nagsabi, ilan ho nagsabi rito sa kanilang komento na dapat ituloy ang barangay eleksyon at sangguniang eleksyon. Ay, paano nga ang gagawin ho natin? Mismo ho mga mambabata, siyempre ho nagbalik nga ng utang na loob. Utang na loob! Sabay nung balitaan ho nila, nasa pangalawang pagdinig na ho, ito po nga postponement ho ng eleksyon ho. Pare, schedule ho ng eleksyon, ng barangay eleksyon, at ng sangguniang kabataang eleksyon ho. Abay, gumaganon-ganon ho yung mga tainga ho ng mga kapitan at kagawad. Gumaganon-ganon ho. O, tignan nyo ho. O, gumaganon-ganon tainga. Kaya pag natuloy ho ang barangay eleksyon, please naman mga kababayan ko, mahiya naman ho tayo, maawa tayo sa sarili natin, pumili naman ho tayo ng tama at totoong magsiservisyo at maglingkod. Huwag yung mga politiko na pag kayo'y lumapit, sasabihin, pambihira naman kayo, hindi ba nyo nakita, pagod na kami. Pagod na kami. Nakita ho ninyo, pagod na raw ho sila, kaya parang awa nyo na. Alam ho ninyo talaga, totoo lamang ho. Dito lamang ho sa bansang Pilipinas ang ganon. Sa ibang bansa ho, hindi ganon ho sila pag bumili ho ng kandidato. Iba ho sila doon. Ibang iba ho. Malaki ho ang pagkakaiba. Kaya yung mga nagsabi ho na ngayon ay mga millennials, matatalino, totoo pong matalino. Hindi nga lang nagamit. Ito, sabi po ng aking uncle Alfredo Bo, dyan ho sa Bicol, dyan ho sa probinsya ng Albay, sabi ho niya, Tito Jo, si Tricia po ito, mangungumusta lang po at salamat po sa mga anak mo na nagbigay sa akin ng damit nung pagpunta namin dyan. Thanks po, Tito. Ay, salamat po sa aking pamangkin, ha, si Tricia, ha. Thank you so much, Tricia. Maligayang panonood sa aking pamangkin. Wala po ba kayong pasok, ha, Tricia? Ha? O panghapon ba ang pasok ko ninyo? At dito ho sa problema, usapin ho ng Pugo, operasyon ng Pugo sa bansa, ayon kay Senadora Amy Marcos, ang kapatid ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., wala pang desisyon kaugnay sa kahinatnan ng operasyon ng Pogo sa bansa ang kanya pong kapatid na Pangulo ho natin, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hirap din ho ang katayuan at kalagayan ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito ho, Jr. ho. Hirap din ho. Naalala ko si Pangulong Duterte. Ayaw niyang ipahinto ang online sabong. Oh, dahil nga po na nakikita ho niya na malaking maitulong ho nito para ho sa ekonomiya ng ating bansa. Oh, talaga ho nga hirap na hirap po siya mag-decide na kailangan bang stop ang operation ho ng online sabong. Malaunan ho sa ilang mga linggo ho kanya hong pagmuni-muni. Oh, kanya pong inutusan ang kanyang sekretary ng Department of Interior and Local Government o DILG na si dating sekretary ho, Anyo, Eduardo Anyo, at nang maimbestigahan, mapag-aralan kung nararapat bang ipatigil ang operasyon ng online sabong noong panahon ni Pangulong Duterte. At lumabas po sa kanila hong pag-aaral na dapat hong suspindihin dahil marami na hong ang biktima ng maling sugal, 24/7 na sugal, 24/7 na pagsusugal. Kaya wala hong magawa si Pangulong Duterte kundi hong pakinggan ho, pakinggan ho ni Pangulong Duterte yung pong transcript ng pag-aaral po ng nasabing ahensya, ang DILG. Kaya sabi niya, tigil, pinatawag niya agad-agad
ang paggor upang manduhan, sabihan, itigil nyo na ang operasyon ng online sabong. Kanya lamang ho, mayroon pa rin hong ilan hong lumulusot. Ah, mayroon pa rin online sabong ho, totoo po yan. Ah, kaya po sa PNP CIDG, cybercrime, pakiayusin naman po, pakilaliman ho ninyo ang inyong pong pagsusurbilas at pag-iimbestiga. Dahil meron pa rin ho akong nalalaman na operasyon ng online sabong. Ganon din ho sa National Bureau of Investigation ho, ang kanila pong cybercrime department ho, ha? Sabi po ni ito ho, sabi ho, may sakit po kasi ako, Tito Joe, ay may sakit po pala. Pagaling po kayo ha, Tricia, pamangkin ko, pagaling kayo ha. Mag-ingat kayo palagi, maulan ho dito sa Metro Manila ho, ha? Yun ho, kaya nga ho, mabigat din ho sa sitwasyon, sa katayuan po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para ho ito ipatigil ho itong operasyon ho ng pugo. O, naintindihan ko po yung damdamin po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maging damdamin po ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Naintindihan ko po na kumbaga ho, gusto ni Senadora, eh, wala naman ho siya sinabi. Kung sakaling gusto ho niyang ipatigil, siyempre irrespeto niya ho ang desisyon ng kanyang kapatid na Pangulo ho natin. Kaya dapat ho, pag-aralan ng mabuti. Ito ho, ha, si DILG Secretary Binhur Abalos at tumungo ho sa Angeles City dahil meron ng illegal na operasyon ng pugo ho roon. O, ganun ho kagaling itong Secretary ho ng DILG. Ha, magandang morning ho sa inyo, Secretary Binhur Abalos, sir, ha, ng Department of Interior and Local Government ho. Ha, mabuhay po kayo at sa lahat ng mga DILG. O, dapat din ho, makialam na rin ho dito ang mga LGUs, ha, sa operation ho. Ha, operation ho ng mga pugo, ha, sa iba't iba ho nga mga municipality o cities ho, ha. Maraming salamat din po sa National Bureau of Investigation ho sa kanilang ginawang raid ho dyan ho sa Kainta, Rizal. Ha, matagumpay ho nilang nasakuti ho. Ha, at itinanggi pa nitong Kengkoy Kolokoy na itong operator. Okay, ang oras ho natin alas 10:43 ng maulan na morning. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Health Med Specialist ho. Hanapin lamang ho ninyo si Sergio Benloria Mahilio ng 3C Martiri City, Cavite. Pagdating ho nyo sa 3C Martiri City, Cavite, hanapin po ninyo ang police station. Ah, yung city police station, itanong ho ninyo, saan ba itong Health Med Specialist? Ah, sabi po ng angkor ho ng huli ka. Ah, gusto nyo magpa-check up ho na mas makamura kayo, may discount. Oh, kung sakali, oh, libre pa kayo. Sabihin lamang ho ninyo ang pangalan ko. Libre ho. Totoo po yan. Hindi biro ho yan. Oh, sabihin ho ninyo. Libre ho kayo. Basta talaga ho wala kayong pera. Pero kung kayo naman may pera, makikita ho yan eh. Makikita ho yan. Makikita ho yan ni Sir Jovin Loria Mahilio. Tatawag sa akin, sir. Hindi pwede itong ilibre. May pera ho ito eh. Discount na lamang ho kayo, ha? Kaya manood lamang ho kayo dito sa aking programa. Oh, iminsahin ninyo ako ng personal. Sir, ah, magpa-check up po ako. Kailangan ko po sa aking trabaho. Oh, kailangan ko po malaman kung ano po ang aking sakit. Oh, ano ba pwede ho ninyong maibigay sa akin, sir? Oh, diskwento. Sir, wala po ako pambiling bigas. Oh, wala po akong pamasahe. Ay, gusto ko po magpa-check up. Libre ka sa check up. Walang problema. Ganun lamang ho yan eh. Ha? Doon ho sa mga ibang company ho. Ah, mga health care o mga medical care ho. Sabihin lamang ninyo sa akin, pwede ho kayo mag-sponsor ho. Sabihin lamang ninyo, babanggitin ko dito sa aking programa. Ha? Na, pwede ba ang discount? Pwede ba ang libre? Sabihin lamang ninyo, welcome kayo sa programa ko. Sino ang nais mag-sponsor? Welcome ho dito. Meron pong isang restaurant ho dyan sa Paranaque. Nais din nyo ang mag-sponsor ho. Maraming salamat po sa atin po maging kaibigan na mag-sponsor po siya sa programa natin. Kasamang July Pudok, good morning. Nagbabalik ko ang ating kasamang July Pudok. Yes, oo. So, alam mo, nalulungkot yung ating mga kababayan ngayon, lalo na yung pag-iintay nila sa pagdating ng eleksyon ng barangay dahil sa urok-urok. Meron yung may gusto, meron yung hindi. Na talaga naanaan-sala pa rin yung kaayos siya nagka-barangay. Kung naman nila sabi nila, Jojo, sila ay nakapaalan talaga nakamantay dito sa nasabi na
panapinan. Kasi lang lahat ng zero-zero, no? Alam mo na yun, yun. Mm. Tapa, wala namang mga proyekto na itutulot kung hindi ko panapinan ng ganun. So yun na sabi ng mga pinakausap ng isang barangay kapita na si Kapuying ay halos sa kanyang lugar ay nakikita niya nung siya'y nakukul. Talaga wala namang kaganapan ng mga droga. Wala dapat, wala namang may cybercrime. Parang yung lingkal pa yung ano sa'yo, parang harassment na kanilang mga magulang. Doon sa mga foreigner, parang kumita lang ito'y naray na rin ang National Bureau of Investigation. Kaya yun ang talagang gusto niya niya makukul para pangkuhin ang sistema ng kanyang barangay. Kasi doon siya rin nakukul, ay wala naman doon kanyang mangyayari kundi malinis, maganda. At talagang nakikita niya yung katapatan ng tagpapulit nilang isang barangay kapitan. At unang-unang ginagawa niya yung public service, lalo na sa peace and order, at lalo na sa pagbibigay na ayudan sa kanyang mga kapabayan. So hindi naman siya kinakampanya kundi tumataim lang siya. Dahil dahil nga ito nangyayari, wala na naman doon population at talaga naging hindi lang sila. Kaya nung naman doon kung nangyayari sa susunod na kamalata, kaya sabi nila ay tama na, sobra na ang pagkikita ng mga iba mga nagpupulang para sa kanilang mga leader, matalang ganyan leader, para sila ay maikapagpanya sa government na naman sa election. So yun, nag-into sila, sila din nilatatanda na nito, na naman doon yung sila ilalaban para sa tamang karapatan at talagang servisyo, totoo. Ito para sa FB online, like streaming, wake up, video trivial, may photo magulang. Salamat ng marami kasamang July Pudo ko. Yan ang balita ko. Kaya nga ho, dapat ho talaga matuloy ang eleksyon. Ang dami ho talagang umaasa na matutuloy ang eleksyon. At ito, magandang umaga din po sa aking kumpare, kaibigan, Mark G. Talahe Barillano, ang aking pong kasamaan sa mamahayan. Good morning po sa inyo dyan sa probinsya ng Bulacan. At yung aking naman pong pamangkin dyan sa Albay, Barangay Bungabon, Tabaco City, Albay, Tricia May Angel Bo, ha? Aking po pamangkin ho yan. Sabi niya, Tito Joe, ito po yung account ko. Salamat po sa inyo, Tricia, ha? At kung maaari ho, Tricia, sabihin mo po kay lolo mo, ha? Sa aking uncle, Alfredo Bo, ha? Hanapin po ninyo sa YouTube channel, yung aking pong YouTube channel. Makita po ninyo doon, hanapin lamang ho ninyo ang Hulika Broadcast Media. Pag nakita ho ninyo yon, ha? Hulika Broadcast Media, inyo pong i-subscribe at panoorin ho ninyo yung aking pong mga videos. Pagkatapos ho ninyo mapapanood ang video ko, i-like, i-follow ho ninyo at share ho ninyo ang programa ko sa aking Facebook page, Hulika News Online. Ngayon, mag-send po kayo during my live program sa aking Facebook ko, o live streaming, mag-send ho kayo ng inyo pong GCash number. Dahil po weekly ho, mayroon po tayong paraffle, 500 pesong load ho, 500 pesos ho na load, ibibigay ho natin, libre ho yan ha. Bubulahin ho natin yan tuwing Sabado dapat, kaya alam mo Sabado, hindi ko po nabula, akin pong nakaligtaan. Kaya ngayon ho, bubunot ko tayo ng isa ho na mapalad ho, mapalad ho winner ho, ngayong umaga dito ha, ito ha, bubunot ho tayo ha, ito ha, Ayan na, maliwanag ho yan ha. Bumunot ho tayo. Ha? At atin pong basahin ho ang numero. Ha? Kung sino man po itong mapalad na winner ho ngayong. Ha? Ito ho, nakita ho ninyo. Malay-layo nga lamang. Pero kahit paano, makita naman siguro. Yan po ang nanalo. Ha? Ngayong week na ito. 0928-742-8287. Pag walang GCash ho ito, patawagan po siya at siyempre siya ang winner ho. Ibibigay ko po para sa kanya, ang kanya pong panalo. Mamaya ho, winner bukas ho or Wednesday ho, papadala ko po ang inyong pong panalo. Yun ho, kanina ho, napag-usapan ho natin na isang Pogo company ho, dyan ho sa Angeles City, Pampanga ho, ipinasara ng DILG dahil illegal ang operasyon. At mismo po ang DILG Secretary Binhor Abalos pumunta roon upang pong alamin kung ano po ang nangyaring kababalaghan dyan sa illegal operation ho, ng Pugo sa nasabing lungsod. Ayan.
At syempre ho, grupo ho ng mga Kurt, ha? Kurt, Mac, ano ba ito? Kurt, MSE, Clans. Hi po, Tito Boss Jojo. Hi, good morning din sa inyo, ha? Kurt, MCS, Clans. Shout out po, ha? Si Kurt po ito, si Kurt, ha? Good morning sa iyo, Kurt, ha? Kurt, MCS, MSE, sorry, MEC, Clans, ha? Ilang grupo o mga grupo ho ng TNBS ho, ikinatuwa ang kanila ho nga grupo, ang kanilang grupo ho, dahil sa pag-aproba ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kanina ho, ibinalita ho ito ni kasamang Julay Pudok, yung pagdagdag ho ng pamasahe. Bagamat ho, medyo may kabigatan ito sa mga bulsa ho natin, ating mga kababayang commuters, so wala ho tayong magawa. Tumaas ho ang presyo ng petrolyo, gasolina at diesel, ganun din ho ang mga piyasa ho. Kaya talagang nararapat lamang na ito'y tumaas ang kanilang mga pasahe. Dangan lamang, dapat ho may pagpatuloy pa rin ho ng ating gobyerno. Ito pong sinasabi pong libreng sakay ho sana. Kanya lamang ho, apektado din ho. Kapag mayroong libreng sakay, apektado din ho ilang mga transport group. Dahil hindi naman ho lahat ng mga nasa transportasyon ay makikinabang ho dito sa programa ho ng DOTR. Ngayon ho, tuwang-tuwa ho ang mga grupo ng TNBS dahil nga po sa pag-aproba ng LTFRB sa kanilang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kung wala daw load ho si Kurt MEC Clanso, di daw siya, di po ako nakapanood, wala ako load eh. Thank you so much ho, ha. Sumali ka sa aking programa, ha. Kurt, sumali po kayo, ha. I-subscribe mo lamang ho ang aking YouTube channel, Hulika Broadcast Media. Okay, subscribe mo po yon, tapos panoorin mo yung video ko. Pagkatapos panoorin mo, i-share mo po, ha. Kurt, hi, share mo. Then, pag-uaraw ho, halimbawa bukas, meron akong programa sa aking Facebook Live, manood kayo. Manood kayo, tapos mag-send kayo ng inyong Gcash number para makasali kayo dito. Ito po, may natay kanina, no? Sumali po kayo para po kayo ay magkakaroon ng chance na upang manalo. Ito ang ating parapulo para sa lahat po ito. Kahit sino, pwede sumali rito. At ang mga negosyanteng Filipino-Chinese, hirap na rin dahil sa patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Yung ating kasamahan na si John Domiguel, nandyan sa Manila Police District at kanya pong inatabayanan dahil nais ko niyang makausap po si Police Brigadier General Andre Dizon, ang District Director, the Game Changer ng Manila Police District. Police Brigadier General Andre Dizon. Nasa conference daw sila ngayon. Kaya hinihintay ho ni kasamang John Domiguel. Kasamang John Domiguel, kung maabutan ho sana ng oras, ay ating po makausap sana po si the Game Changer Police Brigadier General Andre Dizon, ang District Director ng Manila Police District. At ganoon din ho sa kanila pong head ho, chief ho ng Public Information Office ho, si Police Major Philip Inis. Good morning sa iyo sir at sa lahat ng mga staff. Sa lahat ng mga staff ho ng Public Information Office ho, ng Manila Police District, maraming salamat po sa inyo. At naghintay na lamang ho tayo, pababa ng pababa ho ang ating oras. Ilang minuto na lamang, tayo na magtatapos ng ating programa. Ingat, ingat tayong lahat. Maulan na umaga ngayon. Lalo na po sa bansang Taiwan, ha, southeastern Taiwan, tama ba ko? O may mag-ingat ho kayo diyan, ha, mga kababayan nating Pilipino. Sa bawat ho natin na ginagawa, mag-ingat ho tayong lahat. Sumali po kayo sa akin pong parafolo, ha? Sumali po kayo. Ay,
dito po sa mga issue ho ng mga karumaldumal ho na pagpaslang ho, sa ating pong mga ilang mga nakikita ho sa video, nag-viral ho dito sa ating bansa. May ilan ho dyan, hindi ho dito nangyari sa ating bansa. Pero ang iba ho dyan, dito po sa bansa natin. Ho, maging babae, maging lalaki ho. Kaya maging vigilant ho tayo. Tayo ho mga civilian, tayo ho mga netizen. Tulungan din natin ang ating mga kapulisan. Kayong mga kapulis, tulungan din po ninyo ang sarili ninyo na marunong ho kayong makihalubilo o makibagay ho sa mga katulad namin. Kasi po, minsan po, madalas po, hindi sa pagbibiro. Madalas ko pong nakikita mga pulis ho na mas gusto nilang ma-overpower nila ang mga katulad ho namin. Paano ho gaganahan ang mga ordinaryong mamamayan na magsumbong sa inyo, magipag-ugnayan sa inyo, na kayo mismo ho, wala naman hong kagalang-galang, wala naman hong pagmamahal ho, sa inyo pong pinaglilingkuran. Dapat ho, ilipat na lang kayo ng ibang bansa. Maliwanag po sa inyo pong motto, to serve and protect ho. Mayroong serve pero walang protect. Mayroong protect pero walang serve. Sabi ko ng ilan natin mga kababayan. Kaya nakakalungkot isipin ho. Kaya ako po, totoo lamang, gusto ko personal makausap po si PNP Chief. Ang si Police Director General o si Police General Rodolfo Azurin Jr. ho, na mabago ho. Mabago ang environment, mabago ang sistema na yung mga tao ho, ay mas lalo silang malapit ho sa ating pong kapulisan, maging sa ating barangay. Kaya pagtingin din ho ang relasyon ng barangay official o barangay kapitan, kagawad at ng kapulisan para mas mabilis po. Dahil minsan, madalas ho yan, hindi lang minsan ho, tatawag ka sa 888, matagal ho sila. So masagot, walang problema. Pero sa aksyon, matagal. Minsan, hindi mo pa alam kung mayroon ba talagang aksyon. Tatawag ka sa 117, siguro sa daming tumatawag, hirap kontakin. Kapag nakontak mo naman, hindi mo rin alam kung talaga bang umaksyon. Kaya nung ako pumunta po sa isang pong public information office, so lagi kong sinasabi sa kanila, kaya nabubutasan ng mga pulis. Dahil kapag may tumawag, nagsumbong, mabagal ho rumisponde. Pangalawa ho, para bang pakiramdam nila hindi totoo ang sinusumbong. Kaya I hope po na mabago ho yan. Ha? Para naman ho, alam mo ninyo ang tatamaan dito, hindi ho kayo eh. Ang tatamaan dito ang Pangulo ng Bansa. Inilagay kayo ng Pangulo, nandiyan kayo sa pwesto ninyo para ho kayo ay maglingkod. Hindi naman ho kayo lahat. Mayroon mga ilan ho dyan. Alam na ho ninyo yan kung sino sila. Meron pa nga tayo na balitaan, pulis, sasaktan yung civilian. Tapos, kakampi pa yung barangay, kapitan. Sobrang hirap po ng buhay ng ating kababayan. Kung sino yung agrabyado na babaliktad pa sa sumbong? Dahil si kapitan, nahiya doon sa ng agrabyado. Si pulis naman, ang pinakinggan yung kwento ng kabila. Yan ho ang madalas ko nakikita rito sa ating bansa. Kaya ako po yung sumaludo po kay Senadora Gris po. Senadora, sana maging pangulo ka. Dahil magaling ka ho. Magaling ka ho. Bakit? Ikaw lamang bugod tangi nagsasabi. Kayong mga pulis, para hindi kayo mga problema sa inyong police operation, magsama kayo ng mga media. Napakaraming media ho dyan. Nagkalat ho ng mga media. Napakarami ho. Magsama ho kayo. Nakita ho ninyo yung programa ho ninyo na War on Illegal Drugs. Napansin ba ninyo, mga kapatid, kapuso at kapamilya? Kapag may media ho, nakasama bilang witness ho sa kanilang police operation regarding sa illegal drugs, antimano ho, pinapakinggan ho, at pinapaniwalaan ho ng piskalya, ng korte. Dahil hindi gagawa ho ng kwento ang katulad ho namin. Dapat ganun ho ang gawin ho ninyo, mga pulis. Tumawag kayo, makipag-usap kayo, makipag-ugnayan kayo sa ilang mga media ho namin kasamahan para sumama ho sa inyong mga operasyon, sa inyong pong operasyon, police operation. Wala ho kayong body camera na matagal na ho yan. Panahon pa ho ni General Lazar yan. Hanggang ngayon, wala pa rin ho yung iba. Dahil kulang kayo sa budget. Puro kulang sa budget ang ating narinig ho eh. Ito sabi ho ni Uncle Alfredo Bo, salamat po Diyo sa pagbasa
mga comment namin. Ingat kayo dyan ng pamilya mo. Mahal namin kayo at miss namin kayo. Thank you so much, Uncle Alfredo Bo. Ganun ho eh. Oh, ipakita ho natin sa tao na tayo ho eh, parang magkakapatid at magkakaibigan. Para yung tao gaganahan ho. Ang dami yung abusado. Hindi mahuli-huli. Yung mga hindi lumalabag, yun po ang nahuli. Nakakalungkot isipin. Tapos sinong sisihin pagdating ng araw? Naalala ho ninyo yung war on illegal drugs? Marami po ang na-disgrasya o napas lang ng ilang mga kengkoy na pulis. Kengkoy kolokoy na pulis. Nagkaroon ng investigasyon sa Senado. Ngayon ay senador na ho si dating PNP chief Ronald Bato de la Rosa. O, napaiyak siya dahil sa kanila hong pagpuporsige na matupad ho nila ang utos ho ng dating Pangulong Duterte. O, anong ginawa nitong ibang kengkoy kulokoy na pulis pinagsamantalahan o sinamantala? O, mayroon ho silang napas lang na hindi naman pala. Ha? Kaya kayo ho, pag nagpatupad ng batas, itama ho ninyo para yung tao maniniwala sa inyo. Para yung pagrespeto, magpatuloy ang respeto sa inyo ng mga tao. Ha? Okay, salamat po ng marami. Hanggang dito na lamang po tayo. Again, thank you so much po sa inyo, mga kapatid, kapuso at kapamilya. I hope po na bukas po magkita tayo muli at wala akong lakad para kahit paano ay makapagprograma tayo. Ito pong meron po tayong napili ngayon na winner. Itong winner po natin sa ating parangapulo. Thank you so much po sa inyo. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Patuloy po nating suportahan ang ating Pangulong ng Bansa, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Salamat ng marami at ang Marcos Administration. Thank you so much. At mabuhay po tayong lahat. Lalo na po ang ating PNP Chief, Police Director General Rodolfo Azurin Jr. Maraming salamat po sa inyo, sir. Napakabait na general ito. Na sobra, ibang klase. Ibang klase po talaga. Magalang na official. Sana po lahat ng mga kapulisan ay katulad mo po. At ang aking kaibigan dyan po sa The Game Changer, Police Brigadier General Andre Diesel. Alam ko, sir, malayo pang marating ko ninyo. Ipagpatuloy lamang ko ninyo ang inyong mga kasipagan at kagalingan o kabutihan. Mahigpit na general, marami po, manakakausap po ang iba't iba pong mga pulis po ninyo dyan sa Manila Police District. Hindi ko na lamang sila pangalanan. Mataas po ang respeto at pagtitiwala ko ninyo, sir. Nila ho sa inyo, sir. General, Brigadier General Andre Diesel, sir. The Game Changer. Mabuhay tayong lahat. At Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa ating sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Bye-bye. Adios, amigos. See you tomorrow. Same time, same place.